bilang atleta, ibang klaseng pakiramdam ang maisuot ang pangalan ng Pilipinas. Ito ang naging pangunahing motivation ng dalawang NCAA athletes na sina Mark Harry Diones at Anthony Lupena sa pagsabak nila sa nakaraang SEA Games sa Malaysia. Tubong Bicol si Mark Harry, habang lumaki naman sa Bohol si Anthony. At ang galing nila sa sport na track and field ang naging ticket nila upang makapunta sa NCAA. At kinalaunan sa Philippine team at sa SEA Games. Ano yung pinakamalaking challenges para sa inyo? Pag nasa SEA Games pala, parang iba yung power doon. Dapat focus ka 100%, wala kang iniisip na problema. Kasi pag may problema kang iniisip is totally damage yung preparation mo. Bali sa akin din po, siguro ang pinaka number one na kalaban ko sa sarili po. Like nung na-break ko ng Philippine record, good for yung goal sana sa SEA Games. So medyo may pressure din sa akin yon. Hindi binigo ni na Mark at Anthony ang kanilang mga kababayan. Inuwi ni Mark Harry ang silver sa triple jump event at si Anthony naman nakuha ang bronze sa 4x100 meter relay. Ano naman yung pakiramdam na lumalaban kayo, hindi lang pangalan ng school yung dala ninyo, kundi pangalan ng bansa? Dahil dun sa sa mga pinagdaanan mo, hindi mo siya mararating yung kung level man namin ngayon. For me, sobrang pride and proud kasi noon sa that, isa lang mga musmus na bata yung galing ball na gusto lang tumakbo, pero ngayon hindi ko na naisip na nandito na pala ako representing yung Pilipinas. So sobrang blessed ako na sa kadami-daming tao ng Philippines, ako pa yung nakasuot ng jersey na with the flag of the Philippines. Wala mang yelo sa Pilipinas, hindi pa rin nagpatalo ang puso ng atletang Pinoy. Sa nakaraang SEA Games, inuwi ng ice hockey team ng Pilipinas ang gold medal. At isa sa mga miyembro ng ice hockey national team ay ang perpetualite na si Miguel Serrano. Kwento ni Miguel, hobby lamang noong una ang ice hockey para sa kanya. Pupunta kami sa South Mall para mag-grocery. Then one day, before kami mag-grocery, naisipan ko mag-skating. So I told my dad na, ay dad, pwede ba ako mag-skating? Uh-huh. And then, of course, pumayag naman dad ko since for fun lang naman siya. So nag-continue yun for 2 weeks. Pinatry sa akin ng isang coach doon na mag-hockey skates ako. Uh-huh. So from that on, nag-start na ako mag-hockey. They were higher ranked than you sa Asian Winter Games before. Tapos, wala pa yung team captain ninyo for that game. Suspended yung team captain namin, so medyo kinabahan ako. And then, yung first period, nakascore kami 3-0. From yung time na yun, parang naisip ko na, ay, kaya pala namin ito eh. Na parang all the way up na kami na panalo na. Yeah. And the moment na alam nyo nang mananalo kayo, tell us about yung countdown. Yeah, yung countdown namin. Yung 10 na, 10. 9, 8, parang nag-aka pa namin like sa bench namin. Parang like nagtingin kami sa isa't isa na eto na yan, eto na yan. Then yung pagka-1, labas kami lahat sa bench, then inakap namin yung goalkeeper namin. Parang nagtanggala kami lahat. Parang siyang graduation na yan na eto na yan, panalo na kami. At kahit walang ice hockey event sa NCAA, damang-dama ni Miguel ang suporta ng Perpetual at NCAA sa kanya. Ang pagbibigay ng karangalan sa bansa ay walang katumbas na pakiramdam para kay Miguel. Kaya't pangako niya at ng buong ice hockey team, lalo pa nilang pagbubutihan at pagsisikapan sa mga susunod pang mga laban. Yung thought na we're fighting for the Philippines, na hindi lang sa NCR, hindi lang sa Luzon, pero sa buong Philippines, parang enough yun para mag-motivate kami to do our best.
kailangan mo tandaan yung lahat ng hard work mo, lahat ng sacrifice para ma-reach talaga yung goal. Lagi mo tandaan kung bakit ka nag-start dun. And from that on, parang ma-build up na yung confidence mo, pati yung will mo para manalo. Maituturing na bagong mga bayani ang ating mga atleta. Baon nila ang kanilang pagmamahal para sa sport at para sa bayan. Inaalay ang kanilang buhay, pangarap, at pagsisikap para sa bansang Pilipinas.